So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sanin sa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa makababayan nating OFW at makababayan natin na nandyan sa Pilipinas, magpalang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating balita dito ng mga tamang balita at sagutin ang mga mali informations na ipinapakalat ng mga fitness peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na ng mga fentanyl bloggers, mga kababayan. Yes, dapat sila sasagutin. Bakit? Kasi pakahayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PUM at sa Marcos Summer Sessions. Sa katagala, mga kababayan, ang kalang mga paninira ay maging totoo yan sa mata ng ibang tao. So, dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama nyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube. Pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So, magandang buhay sa ating lahat, mga kababayan, and happy Tuesday sa ating lahat! Okay, so before na mag-start, mga kababayan, well, syempre, alam na ho nating lahat na kung saan. I-check muna natin dito kung sino yung mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. So nandito po sa listahan, mga kababayan, anong una po, si Robel Ferrer Official, meron siyang 68 lahat na mga comments. Nandiyari po si Shane Sibal, meron siyang 64 lahat na mga comments. Nandiyari po si User, pasensya po, mga kababayan, kasi kapag hindi ko nakita ang iyong totoong pangalan, well, tatawagin na po natin dito na user, okay? So please, i-update nyo po ang inyong YouTube handle kasi nga kapag hindi nyo i-update, user lang po na word ang makikita po ni Sir Ivan, okay? So again, kasama po si user, meron siyang 41 po na mga comments. Nandiyan po si Lori Mamawag, meron siyang 38 po na mga comments. And Rose B, meron siyang 36 lahat na mga comments. Again, sa kasama po sa ating mga keyboard warriors. Also, i-acknowledge po natin ating mga channel members. Nandiyan po si Barbara Butler, nandiyan po si Lia Ann, si Jose Benjo Inepiques, Gold Digger, Eva Ponsalan, Pusong Inami, Samuel Membrado, Cosmo Defender, Fizz Calante, Rasita Ruel, and Bia Bibar. Pasalamatan rin po natin, mga kababayan, ang nabigay sa atin ng Super Thanks or pangkalamansi ni Sir Ivan. Thank you so much kay Ma'am Carclia F. Nabigay sa atin ng $10. Thank you so much. At syempre, isyata rin po natin si user again. Shout out daw sa kanyang pamilya na nandyan sa Bacoor, Cavite. Hi to Nuno Vlogs. Of course, kasama rin po natin yung araw ang mga membro po ng Hope of God Church Hong Kong Bohol Care Group. Nandyan rin po ang mga membro ng Sovereign God Christian Church na pinangunahan po ni Pastora Rebecca Militar Ulayaw. Nandyan rin po ang mga membro ng House of Young Builders Ministry Church International na pinangunahan ni Pastor Alexander Aquino. And hi to all the members of Jesus Christ of Latter-day Sense or LDS. Siyempre, nandiyan rin po ang mga kababayan natin na mga INC or Iglesia ni Cristo. Okay, so mga kababayan ko, well, pasensya niyo po si Sir Ivan kasi wala din kahapon super busy po ang beauty ni Sir Ivan. Alam niyo naman po, kapag Monday, very busy talaga si Sir Ivan and even po na Sunday, mga kababayan, kasi yung Sunday, parang Lunes o dyan sa Pilipinas. Super busy, marami po mga projects, mga reports po na tinatapos tapos si Sir Ivan, so nakulang tayo ng oras. Pag-uwi ni Sir Ivan, well, hindi na po nakabag-vlog. Saka, very exhausted na, mga kababayan. Super exhausted si Sir Ivan. So, kaya nga, nag-relax na po tayo. Okay? So, anyways, kahapon, mga kababayan, alam mo natin na napakarami talagang nangyari kasi nga patuloy po doon sa ano sa 'di ba kay Glenit yung makabayan yung baklang ano, yung bakla po na ano na abogado yung minura si ano si Evelisa gusto niyang sapalin daw back to back makabayan doon po si Liwashang Bonifacio. So yan po ano yan po kumala talaga ng video na yon at meron pong I think some of you na alam niyo na po na meron pong isang deputy commissioner ng Bureau of Immigration na nag-file po or nagsulat na pala ng letter doon sa Supreme Court para po tingnan ito pong ginawa po ni Glenn Chung, makababayan, para po siya na ma-disbar kasi nga marami ditong na ano nanawagan po ng mga netizen even po yung mga vloggers, makababayan, di ba kung bakit nga yan umingay
Okay? Kasi nga dahil po sa mga vloggers. Kasi kapag hindi po yan gin-vlog mga kaabayan, hindi po yan pinakalat po ng mga vloggers, hindi po yan makaabot doon po sa mga mababatas, pati po doon sa Deputy Commissioner na si Laudang ba siya? O Laudian ba yun? Na siya po ngayon ang nag-file po at saka nag-communicate doon sa Supreme Court para po ma-disbar itong si Glenn Chong mga kaabayan. So ngayon, si Glenn Chong kahapon nakita ko doon umiiyak at saka nagsumbong po kay Hitad mga kaabayan. Doon siya nagsumbong kay Hitad at in-explain niya doon kung bakit niya daw sinabi mga kaabayan. So ngayon si Glenn Chong, alam niyo ba na nagsorry pa doon kay Hitad mga kaabayan? Bakit sa Ivan? Siguro sinabihan po ni Hitad ito pong si Glenn Chong na magsulat din po ng letter doon kay Representative Janet Garin, kasi nga 'di ba si Janet Garin po yung unang nagreklamo mga kaabayan, kasi nga ayon po ni Garin na nasasaktan siya na ginanon po ni Glenn Chong si FL Lisa, ibabae yun makaabayan. Isipin niyo lang po, sasampalin back to back. Siyempre si Representative Janet Garin, babae rin po siya. So naramdaman niya yung feelings po ni FL Lisa na kapag siya po sasampalin dito, hindi talaga maganda makaabayan. And one thing, si ito pong si Glenn Chong, siya po ay abogado makaabayan. So yan po ngayon ang pinagmamaktol, yan po ngayon ang pinagngak-ngak ni Glenn Chong, umiiyak doon po kahit na makaabayan. Meron kasing na-forward sa atin na video, ating mga solid viewer, na gusto nila na pareaksyonan natin at saka supalpalin natin po yung mga pinagsasabi doon ni Glenn Chong, kasi makaabayan, marami kong nakita doon na pwedeng ibutas po kay Glenn Chong. Mamaya pag-usapan natin yan. And also, I think some of you also na nakita nyo na po yung nangyaring signing of NAIA Consistent Agreement doon sa PPP na program mga kaabayan, yung pag-privatize po ng NAIA Airport. Diba PPP meaning public-private partnership program doon po sa San Miguel Beer Corporation mga kaabayan. San Miguel Corporation nga pala. So nakita po natin na nandun po si Secretary, pinangunahan kasi yun ni Secretary po Jaime Bautista. Siyempre, nag-witness po doon si PPP mga kaabayan during po sa signing. Okay, so sino ba ang nakapansin sa inyo na medyo nadulas po si PPBM? Yes mga kaabayan, nadulas po si PPBM kasi nga instead mo na sasabihin niya na NAIA International Airport or Ninoy Aquino International Airport, iba kasi ang nasabi mga kaabayan, kundi Manila International Airport. Diba? Makailang ulit pa nga niya sinabi ni PPBM doon, masiguro 2 or 3 times ba yun? So doon po, dahil po sa sinabi ni PPBM, abay sumabog mga kaabayan. Sumabog. So ito po mga reporter, siyempre alam niyo po yung mga reporter, mga vloggers, mga kapansin kaagad sa sinabi ni PPBM. So I am not sure kung yun ba ay intentional ni PPBM or yun ba ay medyo lang hindi niya napansin or nakalimutan lang talaga niya yung pangalan po ng NAIA mga kaabayan. Mamaya pag-usapan niyan kasi nakatawa talaga mga kaabayan. And also, pag-uusapan rin po natin kasi nga I think di ba nakita rin po natin sa post po ni Banat Bay na meron na silang programa doon sa SMNM mga kaabayan. Di ba? I'm not sure kailan ba sila mag-start pero siguro by next week yata yun ang sabi nila. Meron silang programa mga kaabayan kasi sila po ay hinar dito ng SMNI, binigyan sila ng programa doon na Banateros yung name mga kaabayan. So ngayon ito pong nakita natin na agreement between po sa SMNI at saka ng Banateros mga kaabayan, di ba lagi lang sinasabi dito na si Sir Ivan daw bayaran daw ng mga politiko or ni PBM or ni Efelisa or ni Romualdez mga kaabayan, di ba lagi lang sinasabi niya na bayaran daw ako kasi nga lagi lang nakita dito at saka iba kasi ating ipinaglaban dito, hindi kasi sumang-ayon doon sa kailang mga gusto mga kaabayan, kaya nga sinasabihan lagi si Sir Ivan na bayaran daw na vlogger. Sino ba dito ang totoong bayaran? Diba? Nakita na ho dito ng mga DBS na mga supporters na meron pong programa si Bayad Bay, si Dagol at saka yung si Takuli mga kaabayan. Diba? Meron silang programa. Ang ibig sabihin, sila po yung totoo dito na bayaran. Kasi nga, napaka-imposible dito na sila po hindi babayaran ng SMNI isamantalang meron silang vlogging platform mga kaabayan. Diba? Kasi kapag meron na silang programa doon sa SMNI, medyo maproblema naman kasi ang time dito
dito na kalababablog ng kalang platform kasi meron ako silang commitment doon sa SMNI. So ibig sabihin baka maapektuhan po dito ang kalang vlogging ang kalang vlogging po na trabaho makakabayan. So doon po makikita natin at maisip natin na sila po talaga ay binabayaran po ng SMNI. Diba sabi pa nga ng ibang mga tauhan ni Kay Boloy na yun daw pag-hire ng banateros doon po sa SMNI makakabayan wala dang bayad. Kasi nga sabi nila kapag meron dang magtatrabaho dyan sa SMNI wala dang bayad makakabayan. Walang bayad iyong banateros, hindi naman sila KOGC member, hindi naman sila membro po ng kulto ni Kay Boloy makakabayan, di ba? So dito klarong-klaro na sila po ay babayaran. At isipin niyo po kung ihahambing natin dito kay Jason Sa na 1 million po per month ang sweldo ni Jason Sa para po magpalaganap ng mga fake news at sisiraan po yung gobyerno po ni BBM, magkano kaya ang bayad po ng tatlong gunggong neto na banateros makabayan? Magkano kayang bayad? Please comment down below. And also, pag-uusapan rin po natin. Kasi nga doon sa Senado, di ba, humarap na po yung PCSO makabayan. Kasi nga, siyempre, sinagot na dito yung akusasyon, yung mga pasabog po ni Senator Rafi Tulfo na asal pa daw doon sa 20 po, isang tao daw, lone bidder, na 20 times daw nanalo, nagpunta doon sa PCSO office para mag-claim po ng kanyang na pananalunan makabayan. So, doon po sa kanyang sa kanyang press conference ni Senator Rafi Tulfo, meron din po siyang duda makabayan na baka daw merong nagbayad dito ng 90 million kapalit na sila po ipapanalunin makabayan. So yan po yung sinagot po ng PCSO at mamaya meron na po ipapakita sa inyo na isang public figure na sumagot doon kay Senator Rafi Tulfo makabayan. Kasi nga nakita natin dito, hindi talaga maganda para sa akin ha, hindi talaga maganda ang ginagawa po ni Senator Rafi Tulfo. Bakit? Kasi kapag meron siyang akusasyon kaagad dito sa PCSO, mga banat niya, si Senator Rafi Tulfo makabayan, ang dami po niyang followers or viewers na kung saan, siyempre ang iba, Tulfo fanatics talaga, kapag ano po yung sasabihin ni Senator Rafi Tulfo or yung pagdududa niya sa isang tao, paniniwalaan kaagad yan ng kanyang mga followers makabayan. Diba? Meron kaagad dito na collateral damage. Pero ang problema kasi, siyempre, meron kaagad na guilty verdict. Yung guilty verdict na yon hindi kasi mawala kagad makabayan or talagang hindi mawala. Bakit? Kasi hindi naman siya magfa-follow up dito makabayan. Diba? Like for example lang ha, doon po sa issue po ng latest, yung meron pong nanalo po sa loto na kung saan, diba, meron inedit yung sinuot makabayan. Diba yung sa, nakalimutan name ng brand po ng sinuot Basta blue color yung makabayan. Diba yung latest na issue na grab pangit ng pagka-edit. So klarong-klaro daw na inedit lang. So nagdududa kaagad yung taong bayan na walang nanalo po sa loto bagkos yun daw ay isang edited lang na picture makabayan. Pero two weeks ago, hindi na masyadong nag-ingay doon si Senator Rafi Tulfo kasi binigyan na siya dito ng listahan kung sino po yung nanalo at ilan lahat na nanalo at magkano yung napanalo na makabayan. Kumpleto po yung dokumento, data na ibinigay po ni Mel Robles doon kay Senator Rafi Tulfo na kung saan hindi niya binawi yung latest na issue, yung edited po yung picture at saka humingi siya dito ng public apology makabayan. Diba? Yan kasi ang napakapangit po dito kay Senator Rafi Tulfo. Kaya yung iba mag-isip kaagad na kapag meron siyang babanatan, guilty na kaagad makabayan. Diba? So mamaya pag-uusapan natin yan at syempre marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, marami itong binibitaan ito ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before na mag-sama kakabayan, well, syempre, kukumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin mga pinalangga po ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahan rin itong makabayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At siyempre, nandiyan rin po mga kababayan nating DDS all over the world. Howdy to mga kababayan, lalong-lalo na maraming salamat sa Unity Supporters. And of
Girls, thank you so much. At number one viewers, mga supporters ng Sir Ivan, mga Sukiristing Channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre, welcome rin po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok sa Sing Channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so syempre, i-greet na po natin at saka welcome natin ating mga kababayan pong mga viewers, mga pinklawan at saka yung mga dilawan. At syempre, yung mga salat ng lipunan, yung mga wok po sa ating gobyerno. Hello to all, kumusta po ang ating mga haters dito ni Sir Ivan? I missed you already. Na-message ba si Sir Ivan? Huwag niyo nang murahin si Sir Ivan. Alam niyo po mga kababayan, hanggang ngayon, kinukuyog pa rin po si Sir Ivan ng mga haters natin dito. Kasi nga, syempre, natatamaan po ang kanilang mga sinusuportahan po ng mga tao, politiko, na sabi nila, huwag daw ang bibirahin mga kababayan. Kasi daw, mga totoong tao yon at saka totoo daw ang kanilang mga sinasabi. Totoo ba ang kanilang mga sinasabi? Or, obvious naman talaga, like for example po, dito kay Bibi Sara mga kababayan, di ba napaka-obvious naman talaga na kahit po hindi dito nagsasalita si Bibi Sara against po kay BBM, pero ang kanyang action, kitang-kita po dito, naatat na siya, upo po bilang presidente makabayan. Di ba ang kanyang mga followers nga, nag-iingay na dito, nanawagan na, i-replace na daw si BBM. Kaya ba ni Bibi Sara maging presidente? Nakatawa naman. Sa para sa akin, no, dapat talaga na sabi nila na dapat na mag-resign na talaga si Bibi Sara makabayan kasi nga ang ginagawa ni Bibi Sara medyo nakasira na kasi dito sa totoong unity. Kasi nakasira makabayan, bakit yung nangyari nga na rally doon si Liwasang Bonifacio, nagpunta siya doon, sinuportahan niya yung mga pinag-ingay doon, yung mga pagmumura nila doon, paninira doon sa ating gobyerno kay Efelisa, kay BBM, okay lang kay Bibi Sara, bagkos siya pa dito'y nagpa-interview po ng reporter po ng SMNI at ang sabi pa niya, freedom of speech daw ang kanilang ginagawa mga kababayan, di ba? So yan po'y hindi nagustuhan talaga ng mga loyalista, ng mga Marcos supporter at lalong-lalo na yung mga pro-admin po ng mga supporters mga kababayan. So sila po'y nanawagan dito, tayo nanawagan dito, I think kailangan na po na mag-step down ni Bibi Sara bilang DepEd Secretary mga kababayan. Okay, so anyways, before tayo pumunta doon sa ating highlight po ng mga topics, yung mga kamaritasan po ng ibang mga vlogger, pati po yung mga paninira po ng ibang tao dito sa ating gobyerno at kay BBM, dito muna tayo sa good news makabayan. Kasi nga ipapakita ko muna sa inyo na kung saan, di ba sabi ko, nadulas si BBM nung sinabi niya na instant po na Ninoy Aquino International Airport ang nasabi niya makabayan doon po sa signing po ng concessionment agreement ng PBP, ang sinabi niya, Manila International Airport. So for more details, let's watch this. Inactivate na ang pagtutulungan ng pamahalaan at ng pribadong sektor para sa modernisasyon at pagsasayos ng Ninoy Aquino International Airport. Inaasahan na mababawasan na kung di ay tuluyang mawawakasan ang mga problema at kontrobersiya sa paliparan. At mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang testigo sa kasunduan. Yan ang ulat ni Sujun Kim. Inaasahang dodoble pa ang passenger capacity ng Ninoy Aquino International Airport. Ito ay sa oras na matapos na ang modernisasyon at rehabilitasyon sa NAIA. Ngayong araw ay nilagdaan na ng Department of Transportation at Manila International Airport Authority o MIAA ang pag-co-grant ng NAIA Public-Private Partnership o PPP project sa nanalong concessionaire na San Miguel Corporation o SMC-SAP and Company Consortium. Bukod sa pagpapalaki ng passenger capacity sa 62 million kada taon, layon din itong mapabuti pa ang air traffic sa paliparan mula sa kasalukuyang 40 ATM per hour hanggang sa 48 ATM per hour. This is government's longest attempt spanning 30 years to transfer the operations of NAIA to the private sector. It is also the fastest public-private partnership or PPP turnover of a government project at less than 12 months. Ang paglagda sa kasunduan ay sinaksihan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Presidente,
kinakailangang mapabuti pa ang kapasidad ng paliparan para mas marami pa itong maserbisyohan. San Miguel Corporation President and CEO Ramon Ang, who promises that he will fix this problem once and for all. And if his record is anything to go by, I'm fairly confident that he will manage to do it by hook or by crook. Yan ano si Ramon, by hook or by crook, gagawin niya at gagawin niya. For today, we are celebrating a different kind of departure honor. Because after more than 30 years, the comprehensive modernization of Manila International Airport, in partnership with the private sector, finally is taking off. I think that all of us have said to one another, bakit yung Hong Kong, ang ganda-ganda, yung Singapore, ang ganda-ganda, tapos uuwi ka ng Pilipinas, napakasakit ng ulo. Kaya mabuti na, kailangan na natin ayusin ito. So let us roll up our sleeves. Let us be reminded that the bottom line of the Manila International Airport's resurgence is not what it will bring to the coffers of government, but the comfort it will bring to its passengers. So, I urge the San Miguel Corporation and Company Consortium to fulfill its commitments to this PPP project. This undertaking is not just about revenues. That will be remitted to Treasury alone, but resources invested in the airport, and in many ways, it is an investment in our future. The targets are worth repeating to remind us of the hard work that lies ahead. And I think the model that we are always saying, ang halimbawa, to use as an example, Singapore Airport, ang kanilang measure is lagi na lang sinasabi, the passenger, international, domestic, or otherwise, is out of the airport within 20 minutes. At the same time, it will, if they care to stay there for a day, may layover sila na mahaba, meron din facilities dyan. Dagdag pa ni Pangulong Marcos Jr., maraming mga hamon ang kinakaharap ng paliparan na nakakaapekto sa turismo at ekonomiya ng bansa. Sa tulong ng pamumuhunan ng concessionaire sa pagpapabuti ng mga pasilidad, pag-upgrade ng kapasidad at pag-reskill sa mga tauhan nito, inaasahang magdadala ito ng benepisyo sa travel experience ng bawat Pilipino at banyagang biyahero sa Pilipinas. Sa tulong din ng modernization project, bibilis ang pagpasok at paglabas ng mga pasahero sa paliparan. Anila sa loob ng 20 minuto ay maaari nang makalabas ng airport ang mga pasahero. At kung gustuhin man nilang manatili lamang sa airport, malinis at komportable pa din ang kanilang tutuluyan. Ang kabuong halaga ng proyektong ito ay tinatayang aabot sa 122.3 billion pesos. Habang ang concession period ay magtatagal ng 15 taon, pero posible itong ma-extend hanggang 25 taon. Ang susunod na target ng DOTR para sa modernization ay ang Bohol-Panglao International Airport. Okay, so itatanong ko lang dito, makaabayan, nadulas ba si PBM or is it intentional? Please comment down below. Kasi nga alam nyo, kaabayan, ang maganda naman kasi pakinggan, yung original talaga na name po ng ating airport, which is Manila International Airport. Okay ba sa atin na papalitan po yung pangalan ng NAIA? Please i-comment nyo dyan sa baba. At saka, aasahan natin ba, kaabayan, na gaganda na po doon ang NAIA, kasi nga siyempre hawakan na po yan ni Ramon Ang. Ikilala naman natin si Ramon Ang, makaabayan, flow ng trabaho dyan sa NAIA, kasi siyempre masisira po ang kailang pangalan, makaabayan. At saka maganda naman talaga na i-privatize na po yung airport. Noon kasi ang aking perception po ng i-privatize, makaabayan, hindi maganda. Pero nung naintindihan ko na kung bakit maganda po yung i-privatize, kasi nga katulad po ng Cebu City, di ba, sa Cebu City, sa Clark, maganda naman kasi yung airport, makaabayan, kasi yun po yung mga private. So yan rin po i-apply dyan sa NAIA at yan po ay good news, makaabayan. Gaganda na po yung NAIA in the future, hopefully soon, after po na matrabaho po ni Ramon Ang, makaabayan. So again, okay ba sa atin papalitan po ng pangalan na MIA or Manila International Airport yung airport ngayon, makaabayan? Please comment dyan sa baba, babasahin yan na Sir Ivan. So next po sa ating pag-uusapan, ipakita ko rin po sa inyo yung balita, makaabayan, na yung trust rating ni BBM talagang
hard work pays off na dito, yung pagsisikap po ni BBM para po matugunan po yung issue sa Pilipinas, yung pang-invite niya ng mga investors galing po sa ibang bansa, at saka yung mga ano, yung ating ekonomiya umunlad makabayan or unti-unti pong tumaas ang ating ekonomiya diyan sa Pilipinas. So ngayon nakikita na po ng taong bayan na maganda po ang ipinakita dito na trabaho ni BBM, kaya ang trust rating po ngayon ni BBM tumaas makabayan. So for more details, let's watch this. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na magsisikap ang kanyang administrasyon para mapabuti ang pamumuhay ng mga Pilipino. Inihiyag ito ng Pangulo sa harap ng pagtaas ng kanyang trust and approval ratings sa huling quarter ng 2024 batay sa isang survey. Paliwanag ni Pangulong Marcos Jr., nagsisimula palang makita ng ating mga kababayan ang resulta ng mga reformang kanilang ipinatupad. Kasunod niyan, nilinaw ng punong ehekutibo na hindi bumubuo ng mga pulisiya ang kanyang administrasyon na batay sa resulta ng mga survey, ngunit sa pangangailangan ng mga Pilipino. Good. Then we will keep going and work even harder than we have been before. I'm just happy that we are beginning to get to that point where people are seeing the wisdom of some of the measures that we've undertaken, the policy changes that we've made, the legislation that we have requested from the Congress. So I think I'm hoping that that's what it means. Umarangkada na ngayong araw ang community caravan ng Presidential Communications Office sa Bukidnon State University. Ang buong detalye sa ulat ni Jason Amisola ng PTV Davao. Sa layuning matuto at makisaya, dinagsa ng mga estudyante ng Bukidnon State University ang pag-arangkada sa Presidential Communications Office o PCO Community Caravan ngayong araw ng Lunes. Alas 8 pa lang ng umaga, napuno na ang gymnasium sa Bukidnon State University matapos ang opisyal na pagbukas ng Mindanao Leg sa PCO Community Caravan. Sa pamamagitan nito, libreng naranasan at natuto ang mga college students sa iba't ibang operasyon na ginagawa sa mga opisina na sakop ng PCO. Ito ay gaganapin hanggang bukas na kung saan inaasahang dadalo ang nasa 9,000 na mga estudyante. Layunin ng aktibidad ang pagpugsa sa pagpapakalat ng maling impormasyon o fake news at disinformation, lalo na sa panahon ng modernisasyon. This activity would really bring experience to our students, particularly it will be significant to the learning journey of our students because we believe that media literacy and truth should always prevail in any university. I would like to thank our partner agencies of giving BUKSU, Bukidnon State University, the opportunity to be part of this noble endeavor. Kaya naman, nagtayo ng booth ang PCO para sa fact-checking activity. Isang puppet theater naman ang ginawa ng Philippine Information Agency na naglayong isulong ang national transformation sa pamamagitan ng values education sa mga kabataan. Ang Radio Television Malacanang Presidential Broadcast nagtayo ng mini presidential podium na kung saan pwedeng tumayo ang mga estudyante na katulad ng ginagawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inilatag din ng PCO ang iba't ibang aktibidad na ginawa at dinaluhan ng Pangulo katulad ng State of the Nation Address, pagdala sa World Economic Forum, ASEAN Summit at marami pang iba. Maliban sa kaalaman sa pagsumpo sa fake news, naglagay din ng entertainment areas katulad ng konsyerto sa palasyo, isang photo booth mula sa Bureau of Communication Services. Radio broadcast experience naman ang inihanda ng Radio Pilipinas, habang ang People's Television hindi rin nagpatalo, sapagkat isang on-the-spot TV reporting ang pinapagawa sa mga dadayong estudyante. Matapos ang Bukidnon, ibang community caravan naman ang gagawin sa Cagayan de Oro City. Okay, so ipinapakita ko rin po yung programa ng PCO mga kababayan para at least alam po natin lahat at alam po ng ating mga kababayan na meron pong ginagawa rin po na programa yung PCO. Di ba? Mostly sa ating nalalaman mga kababayan, yung PCO nandun lang lagi nakasama or sumasama na lagi po kay BBM kung saan po sila nagpupunta. Actually, ang ahensya po, ang PCO, meron po siyang ginawa po na programa mga kababayan. So that is good news at malaking tulong rin po yan sa ating kababayan po, mga kabataan nandyan po sa eskwelahan mga kababayan. So again, itanong ko dito, okay ba yung or magkano ba ang rating na ibibigay natin kay BBM mga kababayan?
please, ikaw mo dyan sa baba. Saka babasahin rin po yan ni Sir Ivan. So, another good news mga kabayan, kasi nga nabalitaan ko rin po na, ay siya nga pala, sa ating mga haters dito na hinahanap po yung, ano, yung nasaan na daw yung 20 pesos per kilo na bigas ni BBM. Asali, hindi pa 20 pesos per kilo. Pero at least, bumaba mga kabayan. Para alam ho nating lahat na ang bigas po ay medyo bumaba yung presyo, let's watch this. Bumaba na ang presyo ng bigas sa ilang pamilihan sa Metro Manila sa kabila ng epekto ng El Nino. Live mula sa Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Shaila, magtatagal kaya itong mababang presyo ng bigas? Nako Maui, sulitin na ang bumababang presyo ng bigas ngayon. Ayon sa mga tindera dito sa Talipapa sa Barangka sa Mandaluyong, baka panandalian lang ito at muling magtaas o magmahal ulit ang presyo ng bigas sa mga susunod na buwan. Base sa monitoring ng Department of Agriculture, hanggang 3 piso kada kilo ang ibinaba ng presyo ng local at imported na bigas. Ngayon, naglalaro na lang ito sa 45 pesos hanggang 65 pesos kada kilo. Dito naman sa mga pwesto sa Mandaluyong, hanggang 5 piso ang ibinaba, kaya nasa 50 pesos ang presyo ng bigas. Ang problema, dahil mura ito ngayon, mabilis na uubos ang murang bigas. May ilan namang nagtitinda ng bigas na nagsasabing kaunti pa lang ang binaba ng presyo, kaya hindi pa nila ito maipasa sa mga mamimili. Pangamba nila ngayon, baka tumaas na naman ito dahil sa mas kaunting ani dulot ng El Nino. Alahati kasi ng pinsala sa agrikultura mula sa El Nino ay mga nasirang palayan. Ayon naman sa DA, maliit lang naman daw ito kumpara sa kabuuang produksyon ng bigas ngayon. Kaya hindi raw nakikita itong makakaapekto sa presyo. Hindi pa rin tapos ang anihan, kaya may pag-asa pa raw na mas maging mura pa ang bigas. Maui, ayon sa ilang mga nagtitinda na kausap natin, may ilang mga suki silang nagtataka kung bakit mahal o tumaas yung presyo ng bigas sa mga pwesto na ito. Paliwanag nila, depende kasi yan sa presyo ng supplier. Posibleng yung pinagkukuhanan nila ay tapos na yung anihan at naapektuhan din ng El Nino, kaya mahal ang presyo. Pero ayon naman sa DA, karamihan naman ang presyo ng bigas sa mga pamilihan ay bumaba na. Sana tuloy-tuloy na makakabay, no, yung pagbababa ano ng presyo ng ating bigas. Kasi nga siyempre, itong mga haters laging hinahanap na sana daw yung 20 pesos per kilo na bigas na pangarap ni BBM. Hindi ba 20 pesos per kilo na bigas, pero at least nakikita natin na bumaba na makakabayan. Pero alam niyo po, napakahirap talaga abutin yung 20 pesos per kilo na bigas. Totoo yan, napakahirap na makakabayan. Pero ang solusyon dyan na nakita ko, tatanggalin lang po yung mga middleman. So kapag tatanggalin po yung middleman, aabot po ng 25 to 20 pesos po per kilo ang bigas, makabayan. So yan po ang tanging solusyon. So anyways, dito tayo makabayan. Naalala nyo ba na ano na sinabi ko noon na si Kibuloy kung bakit hindi siya napapakita yung meron siyang inilabas po na voice recorder doon po sa SM na makabayan. Well, siya nga pala dito po sa nagtatanong, kasi meron kong nabasa sa last vlog natin na sabi niya, Sir Ivan, meron pa palang SM na? Yes, actually meron pang SM na, pero pinalitan na po ng pangalan na Sunshine Media, makabayan. Sunshine, hindi po yung sun ha, na ano na araw, sana S-O-N. Sunshine Media ang pangalan na. So, that is Isiminay pa rin po makabayan. Under ho yan ng Isiminay. Okay? So, naalala nyo ba na sinabi ko dito na si ano, si yung si Kibuloy during po sa kanyang pagmamaktol at saka nagpanik siya makabayan, ano, na, hindi ko alam kung anong term po itatawag ko sa kanya, nag-hallucinate yata, na diba sabi, nagpalabas siya ng voice recording, sinabi niya na hindi siya mapakita po in public kasi baka malalaman po ng FBI, ng kapulisan natin or men in uniform kung saan siya ngayon nagtatago, makakabayan. Naalala ba natin yan? Kasi nga ito po'y nangyayari po. Nangyayari na pala ngayon, makakabayan. Di ba noon sabi ko sa movie lang ho natin nakikita yan? Kasi nga during po sa kapag manood tayo ng movie, lalo na kapag war, makakabayan, or tungkol po dito sa mga investigation ng FBI, di ba gumagamit sila ng face recognition po na feature para madali po nilang matukoy kung saan yung tao, makabayan. Alam niyo ba na nangyari na po sa Pilipinas? Yes, bago lang po nangyari na sa Pilipinas. Yun po yung ibinalitang kahapon, sabi dito ng Pilipinas Today, face up gamit sa pagtukoy ng criminal record arrest warrant. Ayon sa balita, ginagamit na ng Quezon City Police ng pinakabagong facial recognition application sa itinatayong Unified Intelligence and Investigation Center or UIIC upang mabilis na matukoy ang mga personal
nasyonalidad na may pending arrest warrant o criminal record. So yun nga makaabayan, ang sinabi ni Sir Ivan last month, nangyari na makaabayan. Nangyari na sa Pilipinas, di ba? Ganun na po kahitik ang Pilipinas kasi nga tumulong dito yung mga friends po na mga ano na mga na leader doon sa ibang bansa kasi nga tinulungan nila si PBM at ngayon inapply po sa Pilipinas. So ngayon makaabayan, high-tech na po yung Pilipinas, di ba? Yan po ang napaka-advantage kapag ang leader natin, ang presidente natin, merong mga friend, maraming friends makaabayan na mga ano, siyempre yung mga medyo high-tech rin po na mga lugar, mayayaman na lugar, at saka doon nga willing silang tumulong po sa Pilipinas. Again, hand salute dito sa mga leader po na tumulong ngayon sa Pilipinas at saka sa pangulo natin na si PBM. Okay? So mga makaabayan, and then nga napag-usapan na natin ngayon si Kiboloy, well, pagpatuloy natin. Kasi nga si Senator Risa Hontiveros, abay, galit na galit kay Kiboloy makaabayan. Kasi nga, yun, di ba, binigyan sa dito ng 48 hours para po, di ba, nagbalabas sila na ano ng show cause order yung Senado makaabayan para po papaliwanagin dito si Kiboloy na kung siya ba dito'y arestuhin or lalabasan ba ng arrest warrant or hindi. Ngayon naglabas na po ng letter explanation po doon sa Senado tungkol doon sa show cause order. Ito po hindi nagustuhan ni Risa Hontiveros makaabayan kasi nga ayon po kay Risa Hontiveros na yung explanation daw ni Kiboloy or ng kanyang legal team the same pan po na explanation doon sa lagi pong sinasabi doon po sa hearing makaabayan. So itong si Tiberos, medyo uminit yung ulo yata eh. So ngayon, napag-alaman natin na ito pong si Attorney Topacio nagsinungaling makaabayan. Naalala ba natin na merong inilabas po na nabasa natin na 17 po na commandments na galing po kay Kiboloy? Naalala ba natin yun, yung request niya doon sa hearing makaabayan? Nasabi niya ni Kiboloy, sabi po doon sa nakasulat na dadalo lang daw sa hearing si Kiboloy kapag masunod yung 17 lahat na utos, yung 17 commandments ni Pastor Aboloy makaabayan. Nilampasan pa nga yung ano yung 10 commandments na ano ng ating Panginoon, di ba? So ngayon, ito pong si Topacio, sabi niya na hindi daw yun sinabi ni Kiboloy makaabayan. At napag-alaman ho yan ni Resantaveros na siya po'y nagsinungaling kasi meron pong nag-forward sa kay Resantaveros na isang audio record sa programa po ni FPRD. So ngayon, ang hamon ngayon, ang sabi po ni Resantaveros, yung arrest warrant po, ang hinihintay na lang ay yung perma ni Sobere. So merong hamon dito kasi nga 'di ba 2 times na po ngayon nag-request ang Senado na gusto nang labasan po ng arrest warrant itong si Kiboloy. Pero kasi nung una ang sabi po ni Sobere na ano daw show cause order lang muna. Pero ngayon 2 times na makaabayan, hihintayin natin po o ano ba dito yung argumentong ilalabas ni Sobere. So for more details, let's watch this. Any minute now, the Senate President, as soon as I follow up on my request to him, as soon as matanggap ng abogado ni Kiboloy itong ruling of the committee, any minute then, pwede na pong i-issue iyon. Maaari nang ilabas ng Senado anumang oras ang arrest order laban kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Kiboloy. Ayon kay Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros, nagpadala na siya sa abogado ni Kiboloy at Senate President Juan Miguel Mig Zuberi ng kopya ng tugon ng kanyang komite sa paliwanag ng religious leader sa show cause order ng Senado. Dito nanindigan ng senadora na may kapangyarihan ng Senado na mag-imbestiga kahit pa may nakabinbin ng kaso sa korte patungkol sa mga alegasyon. His explanation is nowhere near satisfactory. They did nothing but rehash previous arguments they made for not attending our Senate hearings. Ayon kay Senate President Zuberi, aaralin niya ngayong araw ang tugon ni Kiboloy at Senator Hontiveros para makapaglabas ng desisyon sa lalong madaling panahon. Samantala, pinatunayan naman ng senadora na galing mismo kay Kiboloy ang naiulat na 17 kondisyon nito para dumalo sa investigasyon ng Senado. Ito'y matapos itang ginoon ng abogado ni Kiboloy na si Attorney Ferdinand Topacio ang mga naturang kondisyon. 17 ang hamon ko sa iyo, 17 conditions. Harapin mo yan. Kung di mo maharap yan, magdebate tayo yung dalawa. Kasi parang tinatawag pa kong ni Hontiveros na ayaw, tapos mo litaw siya sa social media na parang naman kaya pa na, kung di ka maglaro kung yung book,
the contempt and the arrested by the NPR, napilitan ako na humigay ng 17 condition. Sinubukan pa tayong linlangin ng abogado niya na si Attorney Topacio at tinawag pa na fake news. Pero si Kibuloy na din umamin. Wala pang pahayag dito ang kampo ni Kibuloy. Ayon kay Senator Hontiveros, magkakaroon pa ng isang pagdinigang Senado kaugnay ng mga alegasyon ng pang-aabuso ni Kibuloy. Panawagan niya ngayon sa mga kapwa niya senador, huwag anyang hayaang maliitin ang kanilang institusyon. Kumpiyansa rin ng senadora na maayos na may patutupad ang arrest order sa oras na ilabas na ito ng Senado. Well, hopefully walang mamumuong physical resistance dahil if ever, isa na namang negatibong development yan dito sa investigasyong ito na kung hindi lang nagdrama ng napakatagal ni Kibuloy, kung sana humarap na lang siya sa unang hearing, hindi kailangang umabot sa ganito. Dito po sa pagsisinungaling po ni Atty. Topacio, mga kabayan, doon po sa 17 commandments ni Kibuloy, nasabi niya fake news daw yon. Di ba maaapektuhan dito yung kredibilidad po ni Topacio, mga kabayan? Dahil lang po dito sa sa pagtatanggol niya, dito po sa pagtatakip niya kay Kibuloy, mga kabayan. Di ba? Gunggong talaga eh. So anyways, ipapakita ko rin po sa inyo yung blank po ni Mike Abe kasi nga sinabol niya dito yung mga protector po ng mga senador dito kay Kibuloy. So for more details, let's watch this. Kaya ang argumento or palusot na naman na gagawin ng mga senador na pinaniniwalaan at ang dating ay pro-Kibuloy dito po sa issue ng Shoko's order na inilabas nila at sumagot naman na mga dating issue ang kanilang katwiran. Kaya abangan natin kung aaralin pa bang mabuti ito ng mga senador or dapat na talagang sila mag-issue ng warrant of arrest laban kay Kibuloy dahil sa hindi pag-attend sa mga public hearing ng Committee on Women, Children's and Family Relations ni Senador Risa Hontiveros. Kunyong mga gunita, noon ay sinabi ni Subiri, matapos kanyang pigilan yung contempt at warrant of arrest, nabigyan muna ng pagkakataon muli ilang pagkakataon ang ibinigay kay Kibuloy. Shoko's order, papagpaliwanagin kung bakit hindi siya dapat i-contempt. Okay? Pero sumagot na nga at ang mga argumento ay katulad din ng dati na wala daw authority ang Senado sa investigation na yan. Hinusgahan na si Kibuloy ng komite dahil lang daw sa korte ang kaso. So, mga dating issue na isinulat lang bilang explanation or tugon sa Shoko's order. Pero kaagad na hindi tinanggap ni Chairman Hontiveros ang argumentong yon kasi nga luma na at pinanindigan ng senadora ang jurisdiction at authority ng kanyang komite at ng Senado. By the way, ang Shoko's order, hindi lang ho chairman ang nakataya dyan. Buong Senado na dahil Senate President ang pumirma. Okay? So dahil dyan, tapos na nga ito, nung nakaraang Friday pa, ano kaya ang sasabihin itong grupo nila? Sino ba yung identify dyan? Si Go, si Robin Padilla, Amy Marcos at Chincha Villar na tumutol dun sa ruling ng chairman na contempt at iparesto na. Warrant of arrest. So tingnan natin, yung ibang mga senador like Nancy Binay, J.B. Hercito na mga member ng komite, gusto niyang humarap si Kibuloy sa hearing. Okay? Si Mark Villar, dahil yan ay Villar, ang kanyang sinasabi na yung Cynthia Villar, matagal lang kaibigan ng pamilya, si Kibuloy, kaya ayaw niyang iparesto. Wow! Si Robin Padilla naman, alam naman natin ang lahat na utang na loob daw dahil ginamit na yung chopper ni Kibuloy ng kampanya at binigyan daw siya ng airtime nung eleksyon. Kung di ako nagkakamali, binigyan pa ni Kibuloy yan ng jacket eh. Dahil yan ay nung mag-guest sa programa ni Kibuloy nung ako'y nandudun pa sa Davao, sunod na araw, pangalawang araw yata, na-interview ko yan. Aba eh, suot niya yung jacket nung habang ini-interview ko sa television noon at sinabi niya, ito, regalo sa akin ni Kibuloy. O, di ba? So, hindi lang pala yung paggamit ng chopper at paggamit ng airtime. May binigyan pa siya ng leader jacket. O, yan.
So kaya utang na loob ang kanyang pinapairal. Eh hindi naman trabaho ng Senado yan. Ang Senado ay dapat independent. Ang Senado ay dapat hindi tagapagtanggol. Sila ay gumagawa lang ng batas. At yung batas na kanilang ginawa, dapat binabantayan lang nila kung may patutupad ba ng tama o hindi. Yan yun po yung oversight function ng Congress. Bantayan kung tamang na ipatutupad ang batas o hindi. Kaya dahil dyan, alam naman natin kung sino, pati si Subiri, yan po yung aabangan ngayon. Dahil Subiri ang Senate President, siya yung pipirma ng warrant of arrest. Kanya bang pipirmahan ito o hindi? Yan ang aabangan. Si Subiri kasi kahit na iba sinasabi kayo sa ginagawa, alam naman natin malapit niya kay Kibuloy. Nagpupunta rin yung kay Kibuloy nung araw pa. Okay? So, yun nga yung nakakalungkot na ang Senado ay bakit nagkaganyan? Bakit sila may taong pinuproteksyonan? Bakit may tao silang kinakampihan? Isamantalang gumagawa ng batas. Napakasamang president na ang mambabatas ay merong kinakampihan. Merong pinuproteksyonan. Samantalang sila ang gumagawa ng batas. Anong quality meron ang batas nila? Paano pagtitiwala ng taong bayan ang kailang ginagawang batas? Na kapag nagawa na lang pala ang batas, papairalin ay utang na loob at saka kaibigan. Eh di ba? Nakakahiya sa mga professional na Pilipino. Nakakahiya sa international community at sa mga bansang mauunlad. Kasi sa ibang bansa walang ganyan. Kaya maunlad sila. Walang palakasan, walang utang na loob, walang kamag-anak o walang kaibigan sa kanila, kahit kapatid, kahit magulang, kahit ano pang relasyon meron sa kanila. Pag lumabag sa batas, isinusurrender sa batas, sa mga kinakulan at kinakasuhan. Walang senador o congressman o anumang posisyon sa mga mauunlad na bansa na ipinagtanggol ang kanilang kaibigan dahil sa utang na loob at kaibigan talaga. Wala. Dito lang sa Philippine Senate, dito lang sa Senado ng Republika ng Pilipinas, kaya talagang tayong mga Pilipino, kayo mga Pilipino dito at sa abroad, may boses kayo. May karapatan kayo. Kahit ulit-ulitin itong topic na ito, itong mga balitang ito, huwag nating palamigin ito. Kailangan ipalaala natin sa lahat na ang Senado dapat neutral sila. Ang Senado dapat wala silang kakampihan. Dahil mawawala yung kredibilidad ng NAID of legislation. Mawawala ang kredibilidad ng kailang ginagawang batas. Kung sila mismo ay sumusuway o sila mismo ay hindi nagpapatupad ng 100% sa ating mga batas. Kasi yung utang na loob at pagkakaibigan, violation yan sa ating mga batas. Kasi wala namang batas na nagsasabing pagkaibigan at utang na loob ay dapat kinakampihan. Walang ganun. So sila rin ang sumisira sa mga batas natin. Sila rin ang sumisira sa kanilang pagkatao. Kaya nakakalungkot tayong mga Pilipino na may-ari ng pera, ng ginagastos ng institusyon ng Senado, huwag nating payagan yung ganyan. At ang pinaka malakas na magagawa ng gobyerno at ng taong bayan pagdating ng eleksyon, huwag nang iboto ang mga taong dyan nakatingin sa utang na loob at saka pagkakaibigan. Please lang po, matuto na tayo. Tayong mga Pilipino ang mag-aangat ng ating bansa. Hindi politiko. Hindi ko nilalahat. Maraming politikong matitino. Pero yung ganyang klase mga politiko, wala tayong pag-asa dyan. Kawawa ang mahihirap sa kanila. Kawawa ang walang koneksyon. Kawawa ang mga naghahanap ng katarungan kapag kaganyan ang argumento ng ating mga elected senador. Kaya yung institusyon nasisira. Kaya ikaw, Senator, Senate President Subiri, panindigan mo naman ang ating estado, ang institusyon. Ilaban mo kahit nakaibigan mo pa at kung sino man ang mga senador na yan. Dahil sinisira nyo ang gobyerno, sinisira nyo ang ating pamahalaang institusyon sa inyong pangsariling interes. Huwag naman ganun. Dahil mababasa sa kasaysayan ng Senado at makikita ng maraming kabataan na kasalukuyang 19 Congress ay may pinagtatakpan ng ibang mga senador. Malinaw po yun na pinagtatakpan. Kahit anong paliwanag nila ngayon na wala silang pinagtatakpan, hindi na maniniwala ang tao. Sa kailan sinasabi at ginagawa, body language, malinaw at lutang na lutang. Pabor sila sa kaibigan at may impluensyang tao sa kanilang paniniwala.
Okay, so uulitin ko lang po ang sinabi ni Mike Abe, kasi ako po'y agree doon sa sinabi po ni Mike Abe, mga kababayan, na kung saan magising na po tayo at dapat matuto na po tayo, huwag natin pong iboto yung mga senador na protector po ni Kibuloy, kasi nga nagtatrabaho sila para po kay Kibuloy, mga kababayan, hindi po sa taong bayan. Diba ang suposobi sila dito ay public servant, naging public servant sila doon po lang kay Kibuloy, mga kababayan. So dapat tayo ay matuto na huwag nating iboto ito po yung mga senador na protector po ni Kibuloy. Okay, so before mag-jump po sa ating next topic, at saka sasagutin na po natin yung ano po, yung pag-iiyak po, pagmamaktol po ni ano ni Glenn Chong doon po kay Hitad, mga kababayan, isa't mara natin. Kasama natin ngayong araw si Rose Guevara, nandiyan po si Mary Jane Yoshimura, hi to Lynn Gonzalez, Army Lagaso, hi to Kemi, nandiyan po si Michael Vecchera, Noel Narcida, hi to Florifi Gumapak, nandiyan po si Rustico Orquiola, Angelita Holsanger, hi to Marie Direct, nandiyan po si Bergie Natsui, nandiyan po si Liza Garcia, Yolanda Quintino, Tinkerbell, hi to Rick Bumagat, isara rin po natin si Rosalinda Ilopre from Los Angeles, California, hi daw sa Ignacio Ling, how daw kasi kanyang pamilya na si Ignacio Ling Rinaldo and Lee Van Ilopre, nandiyan po kasama natin si Simply Tokis Vlog, hi to Jelen Quezon, May De La Cruz, and hi to Rodolfo Rabor from Tansa, Cavite. Shout out kay Jimson and Regine na nandyan sa Cute Pardo. Okay, so pag-uusapan na natin itong pag-iingay po, pag-iiyak at saka pagpapanik po nito ni Glenn Chong, makaabayan, kasi nga nandun siya kay Hitad, umiiyak, nagsusumbong. Kasi nga, di ba, nanawagan ngayon yung ating mga mabatas na dapat daw mag-public apology itong si Glenn Da Chong, yung bakang abogago, makaabayan, kasi nga sa doon sa kanyang sinabi during po sa rally doon sa Riwasang Bonifacio, nasa sampalan niya daw si Efelisa back to back, mga kababayan, at yan po hindi nagustuhan ng mga mamabatas. At saka nakita rin po natin, di ba, at napag-alaman natin na yung Deputy Commissioner ng Bureau of Immigration ay nagpadala na po ng letter doon sa Supreme Court para po itong si Glenn Chong ay i-disbar, mga kababayan. So for more details, let's watch this. Hinimok ng mga kongresista si dating Biliran Lone District Representative Glenn Chong na maglabas ng public apology matapos niyang magbanta na sasampalin niya umano si First Lady Liza Araneta Marcos sa isang prayer rally kamakailan. Aki House Deputy Speaker J.J. Suarez, maling-mali ang ginawang pahayag ni Chong at nararapat lang nang siyang humingi ng tawad. Gitnaman ni House Committee on Health Vice Chair Anthony Golas Jr., may batas laban sa anumang uri ng karahasan sa mga kababaihan, kahit hindi dapat nagbabanta si Chong. Una nang pumalag ang ilang personalidad sa naging payag ng dating opisyal na nataon pa ngayon ipinagdiriwang ng bansa ang National Women's Month. I don't only demand it, but I think out of common courtesy and basic human nature, I think he should. He may have his misgivings, he may feel bad about certain things in life, but to say that on TV, I think it's totally uncalled for. And he should. Meron tayong batas laban sa kaharasan against women and children. Hindi po sila sinasampal, minamahal po sila. I think in behalf of all the women that we love, I think all of us should demand an apology from this person. Because never should it be acceptable in furtherance of political rhetoric to allude to violence against women. Okay, so yan ho, Glenn Chong, narinig mo lang sinabi nila ng mababatas natin na yung mga babae, hindi ho yan sinasampal, dapat mamahalin ho yan, minamahal ho yan, hindi sinasampal. Eh kasi itong si Glenn Chong, makaabayan, bakla kasi ito eh. Narampal pala ng babae. O sa mga kababaihan dyan, bantay-bantay kay Glenn Chong kasi narampal pala yan. Ang babae, dapat minamahal yan, hindi yan sinasampal. Okay, ngayon sasagutin na natin itong si Glenn Chong, makaabayan. Kasi nga, dito po sa vlog po ni Hitad, eh pasensya po sa ating mga viewers po, alam ko po na iilan sa inyo ayaw po niyong makita ang vlog po ni Hital, pero siyempre dapat natin siyang sagutin, makaabayan, kasi nga marami kong nakikita dito na mga butas na pwede natin isampal sa kanyang, makaabayan. Okay, so for more details, let's share this. Kumusta na? Ano na? Nakapagpadala na ba pala tayo ng letter kay Garin? Di ba? I should have sent it today. And nagkaraoke tayo kagabi. I know. Nagkaraoke kami kagabi.
Online lang. Anyway, okay. Actually, nung Saturday, kasi di ba Friday yun eh. Friday yata yun. And then on Saturday, I met some of our supporters. And then malayo-layo kasi yun eh. So gabi na rin ako nakauwi. And pagod na ako. And then kahapon, ay nagkaraoke tayo. Well, that's normal. That's normal, yeah. Friends are for. Yeah. Friends forever. Friends forever, yeah. So, I love. But besides, yung tao na, actually si Peter, yung pinsan ko, siya ang pinagkakatiwalaan ko dito sa bagay na to, umuwi muna kasi he has to attend to his son. And then bukas, pagbalik niya, ipapadala na po na yun kay Congresswoman Janet Garin. As I have promised, delayed lang ako na isang araw and I apologize. Okay. Diba? In my case. Bakit kailangan ba siya mag-apologize kahit at makaabayan? Dahil daw hindi napadala yung letter, siguro ang nag-demand dito ng letter at saka nag-udyok dito na magpadala po ng letter kay Jant Garin, itong si Hitad Makaabayan. Correct po, Ambro. Parang takot na takot dito si Glenn Chong kay Hitad Makaabayan. At sa alam niyo ba ang tawag niya ngayon kay Hitad? Ate na. Hey! Ano-ano pagkakala niya? Hindi natin alam na siya po'y kalagoyo ni Hitad Makaabayan. Hey! Diba? Boyfriend niya yan eh. Boyfriend ni Hitad itong si Glenn Chong. Siguro, pero parang bakla talaga eh. Patuloy natin. Ako yung target niya eh. In the case of Congressman Barbers and Johnny Pimentel. Si Ace Barbers and si Johnny Pimentel. I have nothing against them, ha? Let's be clear about this. But, teka lang, i-clear natin. Sabi niya, siya daw ang target ngayon nila ni Barbers, ni Gules Jr., yung mga mababatas makaabayan, na sabi naman lang ng mababatas na sana daw maglabas siya ng public apology. Diba sabi niya, siya daw ang target ngayon? Well, sino ba yung ibang target? Eh, diba siya yung nagsabi na sasampalin niya si Felisa Makaabayan? Alam nga naman, sa iba yung tao sa pagsasabihan po ng mababatas, hindi naman kasi maganda ang ginawa po nito ni Glenn Chong Makaabayan. Siya nga pala, tatanong ko sa inyo, okay lang ba sa inyo yung sinabi po ni Glenn Chong, sasampalin niya si Felisa Makaabayan? Diba? Tapos ngayon sabi niya, siya daw ang target ngayon. Eh normal lang ho yan. Diba? Patuloy na to. Kumakaan dito sa dalawang congressman na to. And isabay na natin si Anthony Gules. Ano ba yun? Sinabi niya, minamahal ang babae, hindi sinasampal. Anyway, we will discuss that. You are supposed to be honorable members of Congress. So, it goes without saying na bago kayo magsalita on any issue, just don't blurt out anything like that. Na you are demanding an apology from me when you do not actually know the entire story. The fact na sinabi ko yan, mga kababayan, simple lang ang logic dyan. The fact na sinabi ko yan, and I was very angry, merong rason yan. Hindi naman ako nag-drama doon eh. Hindi naman ako tumuntong sa entablado at nag-drama doon. Hindi daw siya tumuntong doon sa entablado para mag-drama. E ano yung ibig sabihin niya, makaabayan? Ano bang ginawa niya doon? Nagminaldita. Sakto ba? Nagminalita. Kasi sabi niya, hindi siya drama eh. Kung naman kasi to, kahit anong galit mo sa isang tao, sa isang babae, lalo na pag babae, bakit niya naman po sasabihin na sasampalin niya back to back mga kabayan? Diba dapat ang banat niya, issue to issue, huwag dapat sasampalin. Gunggong kasi, bakla kasi mga kabayan. So, kaya nag-post ako, Ate Clear, mga kababayan, never ako mag-apologize. With respect to the Deputy Commissioner of the Bureau of Immigration na sumulat siya kay Chief Justice Edmundo at pinapaimbestigan niya ako with the view of disbarring me, ipapadisbar nila ako. Well, sasagutin ko yan because that is part of the process because the Supreme Court does not know. Ostensibly, ang nakikita mo lang yung public statement ni Glenn Chong. Kapag nandito ka, kung nandito ka lang sa harap ko, Lucy, may predicate pa yun. Kapag nandito ka lang, kung nandito ka lang sa harap ko, sinampal na kita back to back. O may isang grupo daw, magpa-file din sila ng disbarment complaint against me. Sige, go ahead. That is your right. But you cannot stop me kung anong isasagot ko. Kasi kakalag ka rin ko talaga si Lisa Marcos sa sagot ko. Because if there's any lawyer worthy of this department, that is Lisa Marcos. He knows that. He Bisaya. Tempa, sabi niya na ang deserved na madisbar ay si Felisa. Ano ba ang ginawa ni Felisa sa kanya makaabayan? Diba? Kung dito po sa kanyang argumento, sa kanyang mga claim, kasi nga iklaro ito ng makaabayan, diba ang sabi nila, lalo-lalo na every time po na marinig ko itong si Glenn Chong, kasi nag-iingay siya na
Nanalo daw si PBBM hindi daw dahil sa taong bayan, mga kababayan. Kasi daw hindi daw ibinoto ng taong bayan si PBBM, kundi pinanalo siya ng Smartmatic. Nag-guess mo natin, di ba hindi siya nag-isip, mga kababayan? Bakit? Kasi kapag sasabihin niya, hindi daw ibinoto ng taong bayan si PBBM kasi ipinanalo daw ng Smartmatic, mga kababayan. Ang ibig bang sabihin, pati rin si PP Sara, pinanalo rin ng Smartmatic? Di ba gunggong talaga, hindi nag-isip, mga kababayan? Dapat bantay-bantay siya sa kanya mga sinasabi dito kasi marami po ang madadami, mga kababayan, mas lalo nang maraming magagalit sa kanya. Bakit? Kasi aside pa po, marami na pong politiko na tumakbo po sa year 2022, mga kababayan, di ba? Senador, congressman, or whatsoever, marami pang iba, pati yun madadamay. Dito pa nga lang sa kanyang banat, sa kanyang argumento na pinanalo daw, hindi daw pinanalo si PBBM ng taong bayon, bagkos pinanalo daw si PBBM ng Smartmatic kasi daw kinontrata or kinausap ni Epelisa ayon sa kanya, mga kababayan. Kay Glenn Chong, itong baklang abogado na to, bantay-bantay ka, hinahina ka lang po. Kasi baka yung mga sinasabi po, babalik yan sa iyo. One thing, sabi niya, last 2022 daw na election, mga kababayan, yung electoral ho natin, ano daw, kinontrata daw ni Epelisa, kinausap daw yung may-ari ng Smartmatic para daw papanalunin si PBBM. Gunggong hindi nag-iisip na ang presidente po na year po sa panahon po ng sa year 2022, di ba si FPRD, mga kababayan? Sino ba ang presidente nun? Di ba si FPRD, hindi naman si PBBM? So paano po makontrol ni Epelisa yung Smartmatic, mga kababayan? Di ba? Hindi nag-iisip eh. At saka dito po sa sinasabi niya, well, sakyan natin na nakontrol po ni Epelisa. Ipagpalagay lang natin, nakontrol po ni Epelisa yung Smartmatic para papanalunin po si PBBM. Ang ibig sabihin na bypass ng Smartmatic si FPRD, mga kababayan. Ang ibig bang sabihin na isahan po ng Smartmatic si FPRD. So ang ibig sabihin niyan, weak na leader itong si FPRD at kulang po ang kanyang intel, mga kababayan. 'Di ba? Correct if I'm wrong. So sino ba dito yung weak leader? De si FPRD kasi nga hindi niya nabantayan po ang ginagawa po ni Epelisa, nakausap niya yung Smartmatic ayon po dito kay Glenn Chong, makabayan. Patuloy tayo. Si PBBM also, they understand, Karin also understand that. Why they do not complain? Ito mga kababayan, tanong ko dito sa tatlo, Rejuman Garin, Barbers, and Pimentel, you understand si Buano? Bakit hindi kayo nag-complain? Nung nandun ako sa Cebu, na sinabi ko, kung naaalala sa kamatubangan, nila, paraw na tika. So, ngayon lang kayo nag-complain na Tagalog na. Tagalog na kasi marami nang nakakaintindi. Di ba? Kasi naalarma sila. Attorney Glenn, kasi sobrang dami talaga. Sorry to interrupt you. Kasi naalarma sila. Ngayon sila nag-complain dahil nasasakta na umiikot na yung tumbong ni Liza dahil sa sobrang overwhelming yung mga nasa Diwasang Bonifacio. Kaya gusto na naman ikaw, tayo intimidate. Putsa, fake news yun. Dahil daw, umalsa ng tumbong ni Epelisa kasi daw overwhelming at saka marami ng tao doon sa Liwasang Bonifacio, makaabayan. Maraming tao na hindi nga umabot ng 3,000 lahat ng bilang nila, makaabayan, doon sa Liwasang Bonifacio. Fake news itong si Hita, makaabayan. So bakit sa nakalsahan? Kahit anong ipipilit ninyo na maraming tao na nandoon sa Liwasang Bonifacio, walang maniniwala sa inyo. Bakit? Kasi alam na alam po ng mga loyalista, ng mga maka-Marcos, ng mga didis po, ng mga matitino, at saka ng mga pingklawan at dilawan na hindi po ganun kayo kadami na nandoon sa Liwasang Bonifacio. Hindi po umabot ng 3,000 na bilang, makabayan. Yan po ay taliwas. Ito sinabi po ni Hitad. Siya po ay nangyayabang dito na bakit daw nagkaganun sila kasi naalarma daw sa makabayan. Bakit naman maalarma yung mga maka-Marcos? Isamantalang wala namang masyadong niniwala sa inyo. Kayo-kayo lang naman doon. Tsaka ilan lang pong bilang lahat po ng mga membro na kibuloy na nandun, mga kaabayan. Di ba? Nakatawa naman. Ngayon, babalikan natin ang sinabi po ni Glenn Chong na sabi niya, bakit daw ngayon pa nagreklamo sila si Barbers, sila si Janet Garin, si Goles Jr. kasi sila daw ay mga Bisaya, mga kaabayan.
Kasi daw sabi ni ano ni sabi ni Glenn Chong na sinabi na rin niya daw ito doon po sa Cebu City kung saan nagkaroon ng rally ng mga kababayan. 'Di ba sabi niya kung ano kung nasa Duolan daw. Sabi niya 'di ba kung nasa Duolan daw itong si Epilisa sagpa-sagpaon niya mga kababayan. Yan po kasi ang ano, yan kasi ang Bisaya doon sa sinabi niya na sasampalin niya back to back itong si Epilisa mga kababayan. Binisaya niya lang kasi doon sa Cebu City. Bakit daw walang nagreklamo? Bakit ngayon lang daw? Napakasimple lang po. Kasi nung nag-speech po, itong si Glenn Chong mga kababayan, wala kasi masyadong pumansin na mga vlogger. At saka hindi po nabantayan ang kanyang sinasabi. Doon kasi sa Liwasang Bonifacio, marami kasi nakapansin. Bakit? Eh, siyempre, marami mga vlogger na mga Tagalog mga kababayan. So, nung nakita na yon na mga vlogger, pinakalat kaagad. Nung pinakalat kaagad yon ng vlogger, nakaabot po doon sa mga mambabatas. Simple as that, Glenn Chong. Ang speech mo doon sa Cebu City, wala pong pumansin doon kasi wala namang kwenta ang speech mo doon sa Cebu City. At saka yung sinabi po na sasampalin mo si Epilisa doon sa Cebu City, hindi kasi yun masyado na highlight kasi sandali lang niyang nasabi mga kababayan. Doon kasi sa Liwasang Bonifacio, iilang ulit niyang sinabi yon. 'Di ba? Clear na ba? Itong si Glenn Chong hindi nag-iisip mga kababayan. Saka gusto ba kasi nila ito na mang-oto ng ibang tao at gusto nilang sabihin dito na maraming naniniwala sa kanya, eh hindi naman yan totoo mga kababayan. Dapat talaga itong si Glenn Chong i-disbar niya mga kababayan. Ako, botong-boto lang ako, i-disbar po itong gong na to na kahit na makalapit kami na bayan kasi nga taga-biliran to eh. Si Sir Ivan, basta later rin po ako, pero mag-travel ba ako ng 2.5 hours bago ba makaabot po sa kanilang lugar mga kababayan. Hindi naman kilala itong si Glenn Chong mga kababayan, doon naman po kilala sa may biliran area lang, pero the whole Leyte, hindi yan kilala po si Glenn Chong. Okay? So anyways, Before tayo mag-jump po doon sa ating next topic, i-shout out natin si Evelyn Garcia, nandiyan po si Elsie Adaman, Aspernito. Hi to Chloe Braganza, nandiyan po si Bella Cho, Teresita Tamaliwan. Hi to Joy Manipes, nandiyan po si Christina Dapitan. Okay, so ipapakita ko na sa inyo mga kababayan, kasi nga doon sa Senado, siyempre humarap na rin po yung PCSO dahil po dito sa issue na meron daw ayon po ni Senator Rafi Tulfo, nagdududa siya na baka daw meron daw dito nag-invest ng 90 million pesos sa PCSO para daw pananalunin mga kababayan, di ba? So para malaman natin ang balita, let's watch this. Dumalo naman sa pagdinig sa Senado ang matauhan ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO para bigyang linaw ang mga isyong ibinabato sa kanila. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Isa-isang sinagot ng Philippine Charity Sweepstakes Office ang mga isyu na bumabalot sa kanilang ahensya sa pag-arap sa Senado. Isa na riyan ang alegasyon na mayroong umano'y multiple winners kung saan piniwanag ang PCSO na kadalasan sa mga ito ay claimants lang. Pinaliwanag rin kung ano nga ba ibig sabihin kapag sinabing claimants. Your Honor, we are definitely that they are they're definitely claimants. And of course, in the interpretation of the law, they are also winners because mayroong instrument po ito. Wala pong information yung ticket. So whoever is the holder of that instrument, of that ticket, can claim. Ang sinasabi ko po, they are not necessarily the winners. Sila ho holder ng ticket, presume po sila, sinasabi ko nga, this is a better instrument, presume po sila to be the winner. Sinagot din ng PCSO ang issue sa umano'y may ilang mananaya na nanalo ng maraming beses. 8 times nanalo ng 225,000 pesos. August, 9 times nanalo ng 225,000 pesos. September, 2 times nanalo ng 225,000, take to 225,000 pesos. October, 1, 2, 3, 4, 4 times nanalo ng tig 225,000 pesos. November, 9 times nanalo ng tig 225,000 pesos. Your Honor, yan po yung sinasabi kong lotto agent na pinakikiusapan ng mga kanyang bettors. And definitely when he goes to the branch, kasi 10,000 and below, kaya pa po yan ng outlet. May binunyag naman si Senator Rafi Tulfo na may nag-invest umano na nasa 90 million pesos sa lotto at nanalo raw ng higit 600 million pesos. Ayon kay Tulfo, wala naman siyang nakikitang illegal dito, pero nagtataka pa rin ang senador.
600 million. At ang tinayaan niya ay System 12. One person, may-ari siya. Maybe siyang may-ari, maybe hindi. Para nag-invest siya ng 90 million. Titi 30 million each outlet. Ang nakikita ko lang problema, yung bang bago siya mag-invest ng 90 million, saka tinaasan yung price fund, yung jackpot, dinagdagan ng 500 million to make it 600 million para ma-accommodate yung kanyang kapital. Yung jackpot namin, hindi naman po tinamaan yun instantaneously. Nag-run pa po yun eh. So in fact, kaya nag-snowball pa nga yung iba because nag-run pa po yun. So siguro ho, kung after mo in-increase, tumama, baka sakali ho. Pero kung nag-run pa po siya, exposed na po siya sa lahat ng betting eh. So hindi naman po instantaneous yun. Okay, so ipapakita ko sa inyo yung vlog po ni Atty. Claire kasi nakita ho yan ni Atty. Makaabayan at hindi niya nagustuhan dito yung ginagawa ni ano ni Senator Raffy Tulfo kasi nga nasisira dito ang ensya, ang PCSO. Take note ho, ang PCSO malaking tulong ho yan makaabayan. Nakatulong ho yan sa ating makaabayan po, 'di ba? Maraming nagpupunta po doon sa office ng PCSO para manghingi po ng tulong. At saka yung PCSO doon po sa hospital bills, nakatulong rin po yung PCSO. Kaya nanggagalit dito at saka nainis dito si Atty. Claire kasi nga nasisira nito ang PCSO makaabayan. So for more details, let's watch this. Pinapalabas na maraming 20 times nanalo. Oo. Pero isang tao lang. Oo. Remember that? Oo. So nagkaroon na naman doon ng ano ng pag-iisip na maaaring may irregularidad dahil 20 isang tao lang nag-claim. Pero 20 times nanalo. Oo. Remember that? Oo. Ayan. Pero di ba ipiniliwanag to mismo ni GM. Oo. Sa ibang interview niya. Mm-mm. Diba? Ang sabi niya doon, partner, hindi lahat ng nanalo, especially doon sa 3-digit, 2-digit, and yung mga non-jackpot, oo, hindi naman yung mga winners ang pumupunta mismo. Oh, ang nagkiklaim. Nagkiklaim sa PCSO. Oo. Especially yung iba naman, maliitan, hindi ganun kalalaki, saka ng jackpot partner. Mm-mm. So, ang tendency is, kung saan ka tumaya, halimbawa ikaw, tumaya ka sa ano partner? Halimbawa lang ha, tumaya ka sa Huweteng. Okay. Sa Huweteng. 642. Huwag ka yan o. Sige, 642. 642. 643, tumataya ako dyan partner. Pero diba, doon ka lang naman sa outlet, kinukuha yung... Kinukuha yung ano mo, jackpot mo, yung premium mo. So hindi price. Ikaw personally ang pumupunta pa sa PCSO. Ako tumataya talaga ako araw, lalo na pag May. Ang tawag dyan, partner. Pag may nakrusunadang numero ang nanalo ko. Nanalo ka na ba? Oo. Okay, nung nanalo ka, sige, magkano? 5,000 at okay, partner. Sige, 5,000. Ang jackpot yan, definitely. Sa 6-digit ata, yung 3-digit. Ano, 3-digit? Oh, 3-digit. No. So, saan mo kinilame yung 5,000? Sa ano lang? Sa outlet. Oh, nagbigay ka ba? Anong binigay mo? ID lang. Hindi, partner. Ano? Yung ano lang mismo, winning ticket ko. Oh, so hindi na nangihingi yung ID? Wala na. So ngayon, makiklaim ngayon nung, kasi syempre, binigay na win yun sa'yo nung may-ari, yung outlet. Parang 2,000 lang ata. 2,000. Kasi sabi nila, ganito, sir. Pag tumaya ka, sa tingin mo, medyo malaki-laki. Yung nurse, tumaya ka sa iba't ibang outlet. Para kung nanalo ka ng medyo malaki, doon mo na lang i-claim. Lahat? Lahat, partner. Okay. Para kasi kung isang taya lang ng malaki, partner, at malaki-laki ang napanalunan mo, doon na sa PCSO outlet na may, ano na yun, deduct na tax. Tax. Kasi malaki. Malaki, oo. So pag maliitan, hindi na nire-require ang TIN mo. Hindi na. Okay, so maliwanag yun, partner. So halimbawa, partner, ikaw, tumaya ka sa limang outlet, iba-iba. Uh-oh. Same number. Oo. So, makiklaim mo tong limang ticket at itong lima? Oo. Na panalunan mo? Sa iba't ibang outlet. Sa iba, hindi, pero sa isang outlet, pwede na. Pwede kasi na. Ibabigay mo na lang yung ticket mo. Without giving the TIN. Without. Kasi ikaw eh, experience mo. Oo. I mean, yung TIN, ano? Yung ano, tax, ID ko? TIN. Hindi na. Wala namang ganun. Kasi yun yung sinasabi dito na dapat daw may mga tax, may mga TIN na inireport. Yun nga yung explanation ni GM na yung mga non-jackpot,
Di na yan, kasi sa outlet lang talaga yan. Kaya ang nakikita ngayon sa record ng PCSO, isa lang ang nakiklaim. Kasi maybe it, outlet owner ito. Oo. Diba? Agent or agent ito. Pero hindi ibig sabihin na siya yung nanalo, kundi siya lang yung nag-claim. Iba yung claimant, iba yung winner. Correct. Tama. Yan. Iba yung claimant, iba yung winner. Oo. Pero with that partner, kasi nung nag-privilege speech na naman to si Senator Rafi Tulfo tungkol dito, syempre, umalingas-ngas na naman to partner, giving negative impression sa PCSO. Oo, kaya nga partner, yun nga ang sinasabi diba? Ko, baka mamaya, maapektuhan din partner ang ano kita, ang sales ng ano to, ng PCSO. Kasi nasisira siya. Nasisira siya. Partner, katulad dito, kanina, nadinig ko yung press ko ni ano. Ah, ito pala. Oo. Kanina, napahapyawan ko yung hearing. Parang doon sa access, gusto niyang isama si chairman. Oo. Diba yung GM saka chairman, diba partner? Pero, ipagpaumanhin. Si chairman, parang title lang. Mm-mm. Alam mo yun, parang titulo lang na pagka-chairman ang dala niya. Mm-hmm. Pero parang hindi siya aware kung ano na nangyayari sa PCSO. Mm-hmm. Parang, title lang ako. Wala akong, hindi ko nga alam kung may care ba siya talaga sa detalye ng PCSO. Kasi, since day one, mga kayubi, kung mapapansin ninyo, na nag-hearing, lahat ang sabihin, ni Senator Rafi Tulfo, oo lang si chairman. Pero hindi, ipinapaliwanag naman ni chairman ng maigi partner. Iba si GM ha? Oo, iba din si GM. Iba si chairman ha? Oo. Nadinig mo ba si chairman magsalita? Oo. Ah, hindi. Si GM. Si GM ang nagpapaliwanag kasi alam niya. Si chairman, parang nga sabi ko, parang titulo lang. Ngayon, nire-request ngayon ni Senator Rafi Tulfo na magkaroon ng access itong si GM. Si chairman. Sabi ni chairman, hindi ko alam ano ang gagawin. Paano yan? Hindi ko alam ang okay lang ako I will oblige. Diba? Kung yan ang gusto ng committee. Uh-oh. So lahat nga nang sabihin ni Senator Rafi Tulfo, oo na lang siya. Uh-oh. Even if hindi niya alam. Para lang siguro maiwas siya na masigawan. Maiwasan. Alam yun? Diba? Mahirap na iniiwasan niya ma-confront ni Senator Rafi Tulfo. Oo na lang siya ng oo. Even before the hearing. Panoorin niyo yan. Kaya nga sabi ko, ito si chairman parang, di ko alam, dapat siguro iba ng chairman ng PCSO. Kasi may edad na siya eh. Oo. Diba? Parang hindi na siya fit as a chairman sa PCSO. Yeah? Now, so sabi naman ni GM, wala po kami magagawa dyan. Kasi yun ang gusto ni Senator Rafi Tulfo. Mm-hmm. Alam mo naman si Senator Rafi Tulfo, kung ano maisip na ito, bakit dapat ito gawin, siguro dapat ganyan. Sabi ni GM, may kontrata po yan. Oo. Hindi po namin yan basta-basta mababago kasi may third party. Oo. Na involved. Correct. O di anong gagawin? Di ala RTIA style din. O di ipatawag. yung third party. Para masabihan na ganito ang gusto niya. Para magawa. Hindi naman daw siguro mahirap gawin yun. So, sa akin lang partner, I don't think if it is the job of a senator to dictate on this mga procedure partner, mga rules and regulations. Na, ito na executive eh. Sa akin, if you want to make a law on this matter, you make a law. Hindi yung utos para under ng presidente ito, under the office of the president of PCSO. So anong nangyayari, you're acting as a president, not anymore as a legislator. So ano bang batas ang gagawin mo diyan kung nag-uutos ka lang ng procedure? 'Di ba, partner? May balita nga ako pati rules of court, gustong ipabago Hindi niya sakop ang rules of court, partner. Mm-mm. Sakop yan ng Supreme Court. 'Di ba? Supreme Court ang gumagawa ng rules of court. 'Di ba? Siguro ito sa akin lang. Ang dami mo namang lawyers niya. Siguro dapat alamin na rin niya sa mga magigiting niya mga abogado. Ano ba ang pwede kong, hanggang saan ba ako? Kasi para hindi naman siya napapansin na medyo umu-over partner. Uh-huh. Katulad ito, sige, may binanggit ka kanina. Maaaring may-ari, banggitin mo partner, outlet A, outlet B, outlet C, ano sabi mo? Kasi ang sinasabi nga niya, so again, baka one person lang daw ang may-ari.
maybe siyang may-ari, maybe hindi. Parang nag-invest siya ng 90 million, tik 30 million each outlet na siya ang may-ari. Outlet A, isa lang yung may-ari nito. Outlet B, isa lang din at outlet C. Okay? Tapos nag-invest siya ng 30 million. Para manalo? Para manalo. Partner. At para makuha yung jackpot rito sa, na, oh, sa 649. Una, oh. Sabi kanina ni GM, partner, kasi nga, kaya gusto niya mailagay si itong si Chairman sa magkaroon ng access kasi na-edit daw, na-modify. Eh sabi naman ni GM, hindi naman namin ma-modify kasi naka-ano kami, live eh. Yung pag, ano... Yung pag ano tawag doon partner pag ano tawag doon yung pagkuha ng number draw live. Yung pag draw, 'di ba? Kaya imposibleng ma-edit nila. Kasi doon sa words ni Senator Raffy Tulfo, 'yun yung gusto niyang palitawin na maaaring ma-edit. Eh sabi nga ni GM, di namin ma-edit 'yan kasi live 'yan. Correct. 'Di ba? Live po 'yan eh. So yun siguro dapat ang mapanatili natin sa mga tao, especially those na fanatic ng mga loto, iloto sa mga games na ano sa PCSO. Hindi 'yan nababago. Hindi 'yan na-edit. Sila 'yung may access, okay. 'Di ba, partner sa computer system, pero hindi siya nababago kasi live. Oo. So pag dinaro 'yan, hindi mo 'yan mababago sa computer system kasi nakikita ng tao. Lahat ng mga ginagawa, 'yung mismong actual na nangyayari, nakikita, napapanood mo sa television. Yes. So paano mo mai-edit 'yan? Oo. Ang sa akin lang sana, kung totoong may na-edit, partner, 'wag tayong pumasok sa haka-haka. Mm-mm. Kasi may nasisirang isang institusyon. Correct. 'Di ba? Pag hinaka-haka mo 'to, katulad na nangyayari ngayon sa hearing na wala tayong ebidensya, unti-unti mong sinisira ang PCSO. What's the point? Para mapakita ba na ay merong anomalya yan? Mm-mm. Pero walang pruweba. Mm-mm. Ano ba to? Ayoko naman sabihing grandstanding. Oo. Kasi yan naman talaga si Senator Raffy Tulfo. Sanay na tayo sa ganyan. Ayoko lang kasi nangyayari, partner, na ang tagal na tinihearing ito. Pang-apat ba to, pangatlo o pang-apat na hearing, wala pa rin siyang ebidensya. Katulad dito, sige, di ba sabi niya before, parang may nag-invest ng 300 million ba yung mga ka-UB? I forgot na kung magkano yung investment. At nanalo ng ganito kalaki na 600. Ganito rin yung sinabi. Mm-mm. Pero hanggang ngayon, wala. Nasa na yung pruweba mo na may naganito? At di ba ang sinabi pa niya na mayroong mga dabarkads kayo dyan sa loob. Mm-mm. Na maaaring gumawa nito para mga ipanalo. Oo. Nasaan yun? Di ba? Ipakita mo na. Hindi yung purta tayo haka dito, tanong ng tanong, na giving negative impression sa isang institusyon, tapos wala tayong ibang ebidensya. Institusyon na malaki ang na itutulong. Di ba? Lalo na sa mga mahihirap. Ako naman pa, kasi akala ko, siya para sa mga mahihirap. Mm. Tumutulong siya sa mga mahihirap. Mm. O eto yung isang partner. Ahensya ng gobyerno. Na yun ang mandato. Oo, na yun ang mandato. Mm. At kitang-kita naman niya, nag-araw-araw, ang daming pumupunta dyan at humihingi ng tulong. Mm. Diba? At naibibigay naman. So ako naman, dahan-dahan, kung ikaw, mayroon kang gustong madiskubre, partner, dapat ipakita mo na noon pa. Oo, unang hearing pa lang. Unang hearing pa lang dapat meron ka nang dala na totoong nagkaroon ng sabuatan sa pagkapanalo ng anong champion ng ano jackpot noon. Diba? Kasi tingin ko dito, partner, may nag-ano dito eh, may nagbulong sa kanya na may anomalya sa ganito. Ang problema, wala nga ebidensya. Kaya diyan niya pinapaimbestigahan para makahugot siya, kung may mahuhugot siya. Mm-mm. Ayun, partner. Sige, basahin ko lang ang free ride sa PH. Pumutok issue sa PCSO sa birthday greetings na sabay. Nasaan na yun? Nasabay. Birthday greetings. Kasi, partner, may pinalabas. Nasabay-sabay tayo maging milyonaryo. Ayun. Meron kasing ipinalabas ang isang vlogger na pinakita nila na close si Lisa, si First Lady, kay PCSO GM. Okay. GM. Kay GM. Nag-greet sila na parabang, sige, parang, tama ba no, happy birthday, sabay-sabay tayo maging milyonaryo. Nabigyan siya ng kulay. Meaning?
Nabigyan siya ng kulay. Grabe naman, no? Ng kukrab. Eh, siyempre, tayo din naman. Gusto ba sabay tayo maging millionaire tayo? Kasi, anong masama pala doon? Nabigyan siya ng kulay, partner. Kasi, yung nagpalabas noon, hindi siya maka FL. Uh-huh. Hindi siya maka First Lady. Mm-hmm. So, parang with that, pinapalabas nila na may anomalya. Hindi ko alam, mga kayubi, kung doon ba din nakuha itong hearing na to because of that ingay. Eh kahit presidente, gusto ko pa rin maging milyonaryo. De, partner, ito lang sa akin. Kung may witness. Oh. Kung may witness. Oh. Diba? Kung totoong may witness, kunin mo na yun. Oh. Pagsalitain mo dyan, palabasin mo na ebidensya, hindi pwedeng... Sabi ni ganito, sabi ni ganyan. Ay, chismis yun. Mm-hmm. Wala kang mapapala dun. Diba? Dapat may ebidensya ka kasi baka hindi mo napapansin, nasisira siya unti-unti. Tapos, akala mo, okay lang kasi marami nakikinig sa'yo. Mm-hmm. Diba? Hindi mo nakikita na may nasisira ka. Correct. Okay, so any reactions and suggestions or comments, please comment down below. Okay, so babasahin niyo yan, Sir Ivan. And also, don't forget mga kaabayan, please share our video. Malaking tulong ho yan para marami po tayong matulungan po ng mga kababayan natin na hindi po mga well-informed at saka mga nauto po ng kabilang kampo. Malalaman nila yung mga magagandang nangyayari sa ating gobyerno, mga programa po ni BBM. Please share ho natin ating video, okay? At syempre, yan po at yung nakalap ng mga balitang yung araw. Kung nakaabot ka po sa portion na ito, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you! Thank you so much! At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear God, alam kong hindi ako perpekto. Minsan, nakakalimutan kong magdasal. Minsan, tinatanong ko ang aking pananampalataya. Minsan, ako ay nababalisa dahil sa aking mga alalahanin. Minsan, lumilingon ako sa paligid at nagsisimulang mag-alala tungkol sa aking kinabukasan. Diyos ko, tulungan mo po ako sa mga hamon sa aking buhay dahil kailangan ko ang iyong lakas sa araw-araw. Pakiusap, natulungan akong gumawa ng tamang pagpili sa bawat problemang kinakaharap ko. Naway ipakita mo ang iyong pagmamahal. Panginoon, salamat po sa pagsama mo sa akin. Sa piling mo, kakayanin ko lahat ng problema sa buhay ko. Naniniwala ako na ang plano mo ang pinakamaganda sa buhay ko. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.